Hi mga ka-farm, patuloy pa ding lumalapit si Miss Market sa 7,000 level. Nag-green uli siya kanina. Katawid na ba siya above 7,000 level bukas? Check natin yan at tignan na din natin ang ating top 5 picks para bukas. Tara guys, mag-chart na tayo. This is Farm Boss and welcome to my YouTube channel. Hi traders, welcome to our daily top 5 picks program. Disclaimer, guys, supportan natin ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Pindutin nyo lang po yung subscribe button, pag-comment at pag-like ng ating video. Salamat po. Buying signals and stock screening, gumawa tayo ng video dyan. Ito po yung itsura niya. Pakihanap lang po sa ating tutorial playlist. Explain ko dyan yung ating buying signals at kung paano natin itinatransfer yung mga na-screen nating stock sa isang spreadsheet. Check natin ang ating index. Palapit siya ng palapit sa 7,000 level. Green uli siya kanina. And malapit pa din siya doon sa 7,000 level natin. Kahit na loss siya ng 0.05%. So parang ano lang siya kanina, flat yung galaw niya. Volume niya above average pa din. Tapos nakikita na natin yung ating MAs. Malapit na sila mag-form ng AOTS or mag-i-spaghetti muna to. Hanap tayo ng pwede niyang igalaw. Check natin yung DNA ng ating market. Ito guys, makikita nyo. Nung nag-cross siya dito, nag-AOTS muna siya. Baka ganito yung gawin nito. Mag-AOTS muna siya. And then, tsaka pala mag-i-spaghetti. And then, paglabas niya dyan sa spaghetti na yan, malakas na AOTS na yung gagawin niya, kagaya nito. So, titingnan natin kung gagayahin niya to. Ngayon, actually ngayon guys, makikita natin yung market natin, hindi pa din siya ganun kay stable. Kasi kung makikita nyo yung mga ibang stocks, kagaya ni Prim. Si Prim, di ba na, ano natin siya, na trade ko siya. Kala natin magiging market leader to si Prim eh. Burahin muna natin to. So, na-trade ko siya dito. And then, nagbenta ako dito sa aking TP area. 2.29. Kaso nga lang, makikita niyo yung galaw ni Prim. Kala natin, market leader na siya. Nag-breakout siya dito. So, maganda yung breakout niya din dito sa box na to. Dun sa TP area ko. Kasi pwede kang gumawa ng ganun eh. Kanyari, dito ako kumuha. Reversal. Tapos, magta-transition ka na sa breakout. So, ito, breakout na to eh. Ang ginawa ko dito, bumili ko dito sa reversal na to, dito sa may box dito. Hindi ko nalalagyan ng box guys ha. Lagyan ko nalang guhit yung ating breakout level. Breakout level niya ito. Tapos, bumili ko dyan. 2.87. Nakabenta ako dito sa taas. 2.29. And then, bumili uli ako. Kasi transition na sa breakout play. So, bumili ulit ako dito. 3.31 and then nagbenta na ako dito sa ito sa red candle na to. Pangit kasi bumalik sa loob ng box eh. Buti na nagbenta na ako dyan kasi bumaba pa siya kanina. So, makikita nyo, may mga ganitong galaw yung mga market natin. Isa na to si Prim. Hindi siya nagdire-diretso. Ibig sabihin, yung market natin, hindi pa siya ganun ka-stable talaga. Hindi natin alam na mag-bull market na siya. So, wala pa siya dun, guys. Nagpaparamdam pa lang siya ng pwede na siya mag-transition into bull market. Hinihintay ko pa nga yung ano nito, guys. Hinihintay ko pa yung consolidation nito, or yung ating accumulation stage. Parang wala siyang ginawang accumulation stage. So, hinihintay ko pa to. Kung ganito yung gagawin niya, mag-accumulate mo na siya and then bull market. Mas okay yun para mas malakas yung ating market. Pero ngayon, ganun pa din. Ingat-ingat pa din tayo. Follow natin lang yung plan natin. Gaya doon sa Prim. Pinalo ko lang yung plan ko. Benta doon sa TP. Pagbalik doon sa loob ng box, nung bumili ko ng breakout play para sa kanya, pagbalik doon sa box, benta na din. Ganun lang yun guys. Mas maliit yung
na loss mo dun sa pagbenta mo sa pagbalik ng box kaysa dun sa giningin mo dun sa farm boss swing box na ginawa natin, yung sa reversal. Follow lang natin yung plan natin. And then, hanap tayo ng mga stocks na pwede natin i-trade. Check muna natin yung ating isang nag-breakout kanina. Si Green. So, ilang araw na natin binabantayan to si Green. Finally, nag-breakout na din siya. So, breakout level natin kay Green. 4.25, bibili tayo after niya mag-breakout. 4.26. So, maganda yung breakout ni Green kanina. Kaso nga na, walang volume guys. Oh. Nakikita nyo. Possible TP natin. Dito natin nakuha. 4.90. Possible gain. 14.94%. Cutoss natin kay Green. So, maliit lang din yung tinaas ni Green dito. Mula sa breakout level niya, ilang percent lang yan. 2%. So, hindi na natin babaguhin itong 4% cutoss natin na 4.13. Or, another option is kung babalik siya sa loob ng Darvas box, pwede na kayo magbenta. Minagawa natin yan para ma-protect natin yung ating capital. So yun nga guys, volume niya kanina, below average, RSI niya 67.81. Tignan natin to. Basically, si Green parang farm boss swing box ang play nito. Meron tayong big box dito. So ito yung ating TP. Tapos ng big box. And, pwede siyang mag-transition din to breakout play. Kasi pagka-breakout niya dito sa big box, above 70 na yung RSI natin, kung may volume siya, mas maganda pa, diba guys? And then, above all MEs na siya, AOTS. So, maganda to sa Green, guys, kung magdadire-diretso to. Pero, iniisip ko sa kanya, so, kaka-breakout niya lang dito sa big box natin na DB50. So, ayan. DB50 and dyan siya muna mag-consolidate bago siya mag-breakout dun sa big box. Okay guys, yan si Green. Sana may mga kumita kanina. Congratulations sa inyo. Dun na tayo sa ating top 5 picks para bukas. June 17, Thursday, BC, MWC, MY, PXP, tsaka si Dito. Check natin si BC. BC is momentum play. So, kung makikita nyo si BC, ganda ng galaw ni BC dito. Ito yung long consolidation niya. Tingnan natin kung longer pa nga ito. So, hanggang dito siguro yan. Mahaba-habang consolidation. And then, pagka breakout, ayan, malakas. And then, titingnan natin kung gagayahin niya to. So, ito mga momentum plays natin, guys. Medyo risky din siya kasi mataas na din yung ginalaw na stocks. Tignan natin sa bottom ng box kung hanggang saan na siya. 160% na siya, guys. Kung dito naman sa taas ng breakout level, mga ilang percent na siya. 59. Tingnan natin, guys, kung meron pa itong lakas. Sa mga momentum plays, tinitingnan natin yung mga red candle din niya. Hanap tayo yung indicator dyan. So, kung maliliit lang yung red candle niya, ibig sabihin, may mga naghahawak pa dito mga malalaking player. So, ito, kita yung volume niya. Sa green, nanlalaki, against dun sa red na volume, pag red candle. And then, dapat nasa momentum stage pa din yung ating RSI. So above 70 pa din yung ating RSI dapat. Mga kinoconsider natin sa ating mga momentum plays. And then yung pinanggalingan niyang box, solid. And then meron na siyang ginawa, ito, mga run up niya. Hindi siya dire-diretso, nagre-retrace din siya. Tignan natin kung mag-breakout ulit dito si BC. Gawin natin ang box. Ang box natin, gawin na nating week to week. So, tatlong candle lang muna. Since momentum play to,
hanap tayo dito ng kanyang pwedeng banggain or makapal na resistance. So isa yan. Meron dito tsaka itong inalim na itong candle na to. So yan yung ating mga resistance. Breakout level natin dito, itong high nitong candle na to. 5.88. Subay tayo, 5.88. Possible TP natin. Itong isang resistance, titingnan natin kung ano mangyayari diyan pag tinamaan ng price ni BC. 4.24%. Itong isa, 12.57. So, ito muna yung kuhain natin. Initial TP natin to. So, dito natin nakuha. Sa ilalim na itong candle na to and dito sa kumpulan dito. Possible TP natin, 6.67. percent cut loss natin kay BC. 5.88 tayo bibili. Babantayan lang natin to si BC. Makaganito din kasi yung igalaw niya yun. Na makikita nyo, meron siyang overshoot na candle doon, tapos nag-red. And then, kinabukasan, tumas na uli siya. So, tingnan natin kung gagayahin niya to. So, ang ating cut loss, 5.70. 4% cut loss natin. Volume niya kanina, below average RSI niya, ayun, nasa parabolic level pa din natin, 83.14. Tinitingnan natin kung may continuation tong parabolic move ni BC. Next natin. MWC. So, si MWC kanina, nasa top 5 picks din natin to. Gumalaw siya ng konti, kaso nga lang, hindi na tuloy yung breakout niya eh. Ayun, sayang oh. Lumabas na siya, kaso nga lang, hindi pa tumuloy-tuloy. Breakout level natin dito. 17.14, bibili tayo after niya mag-breakout. 17.16. Possible TP natin, saan natin nakuha yan? Sa ilalim nitong candle na to, or kung may box dyan, sa ilalim, sa support niya. 19.66 ang ating possible TP, possible gain, 13.60%. Katos natin kay MWC. Nakuha natin sa ating trade plan calculator, 16.62. 4% cut loss. So, mataas pa din yung volume ni MWC kanina. So, maganda yan guys. Magandang indicator yan. RSI niya, 79.25. So, pasok na pasok to si MWC kung magbe-breakout siya dito sa box na to with volume. Pwede tayo mag-pull allocation. Pero syempre, medyo magulo pa din yung galaw ng mga stocks dito sa ating ginagalaw ng index. Kaya, ingat-ingat pa din sa mga trade. Set nyo palagi yung cut loss nyo. Lagi nyo susundin yung inyong plan. And yung TP nyo. Kailangan meron kayong TP palagi. Hindi natin alam kung mag-dire-diretso talaga yung mga stocks eh. Ayan si MWC. Next natin. MY. So, MY din. Kanina. Gumalaw uli siya. Kaso hindi pa nagbe-breakout. Nihintay pa din natin. So, lumapit lang yung price niya dun sa ating breakout level. Breakout level natin dito. 7.30. Bibili tayo after niyan mag-breakout. 7.31. Possible TP natin. Dito natin nakuha. So, lagi nagre-react yung price dyan. 8.18. Possible gain, 11.53%. Cut loss natin, 4%, 7.08. Ito yung ating
maximum na inaallow na loss sa isang trade, yung 4% cut loss natin. Volume niya kanina, above average. RSI niya, 67.73. Yan si MY, next natin. PXP. Meron time plan kay PXP dati kasi nag-breakout na siya kasi bumalik to sa loob ng Darvas box. Pero tingin ko maganda pa to si PXP. Kasi kung makikita niyo yung ginalaw niya dito, itong area na to, saka ito, nag-higher low siya. Then ito, higher high. Tingnan natin kung mag-higher high pa uli siya. And then ito pa isang tinitingnan natin guys. MA100 pababa. Kung nag-breakout dyan yung price, yung tinatawag nating shoe strike. So, inadapt natin yung kay Sir Ciprix, yung shoe strike niya, yung breakout sa MA100. Ang ini-indicate nun, nagka-try na mag-reverse yung ating stock. Tingnan natin kung nagka-try na mag-reverse to si PXP. Gawa natin ang box. Breakout level. Ito kay PXP guys, ingat din tayo ah. Kasi kung makikita nyo, ang dami niyang wick. Tataas. Huwag kayong papaiwan dyan sa wick na yan. So, ang breakout level natin dito, 8.50. Bibili tayo after niya mag-breakout, 8.51. Possible TP natin. Tingnan natin itong ilalim itong mga candles dito. So guys, ayan, kung makikita nyo dito, kung may box ka dyan, dyan kayo pwedeng gumawa ng TP. Kasi from a previous move, ito yung tinitingnan ng ibang traders, itong box na to. Kung mag-hold yung support, kung mag-breakout yung resistance na yan, kasi ito hindi siya nag-hold yung support dito. Pero yan pa din yung tinitingnan ng mga traders. Tingnan natin. So, meron pa dito guys ha. Hindi lang yung taas ng big box yung ating pwedeng gawing resistance. Meron tayo ditong parang peak din or lower high. Itong area na yan. Pwede din yan. Tingnan natin ang ating possible TP. Dito, 5% sa ilalim ng box. Sa kaliwa. Itong isa, 15%. Kuhain natin itong 15%. Pasok sa ating risk-to-reward ratio. Possible TP natin. 9.87. 89. Possible gain, 15.65%. Pero guys, ito, huwag nyo i-ignore itong mga resistance na ito. Itong area na ito. Tingnan natin kung anong magiging reaction ng price ni PXP pag tumama dyan. And kung may weakness bago matamaan tong TP area, magbibenta na din tayo. For example, di ba meron tayong stop? Kunyari, ito yung naging peak niya, nagkaroon ng weakness dyan, bumaba siya ng 4% pa. Pwede tayong magbenta nun. So ito, so sayang yung gain mo eh. 1% pa yung gain mo dyan. Hindi ka magbibenta dyan sa pagbaba na yan. So 6% pa. So, yun yung mga pag-iingat na ginagawa natin pagka nag-trade tayo. Huwag lang tayong bara-bara sa pag-trade, guys. Kailangan meron tayong plan. Cut loss natin. 8.51 tayo bibili. 8.51. Try natin si PHN nga. Anong bili natin? 8.51. PXP. So, ang 4% cut loss natin ito, 8.30. So, yung current price niya pala. Bo
Volume niya kanina below average. Ilan trade ba to? 295, okay na din pala. RSI niya, so above bullish level na. Yung bullish level kasi natin above 50 eh. So ito 57.30. Kino-consider din natin to. Especially ngayon, mag-su-strike na siya. Babantayan na natin si PXP. Next natin, si Dito. Si Dito, galaw ng galaw. Or nakailang ano na sa atin to, nakailang top 5 picks na natin. Actually, na-break niya yata isang top 5 picks natin. Kaso nga lang, so dito sa area na yan, gumawa siya ng new high. Kaso nga lang, nag-consolidate pa rin siya. Kagustuhan naman natin dito, gumagawa siya ng mga bagong higher lows. Ito. Higher low niya to. And then, baka ito higher low na din to kung magdiretso siya ulit dito. Hintayin na lang natin yung breakout sa box. Breakout level natin dito, 10.12. So, bibili tayo, 10.14. After niya mag-breakout. Possible TP natin, dito natin nakuha. Nagre-react palagi yung price nito dito sa area na to. Possible TP natin, 11.38. Possible gain, 11.75%. Cut loss natin, nakuha natin sa ating trade fund calculator, 9.80. Volume nito kanina, below average. Check nga natin. Daming trade. So, pero below average pa din siya. RSI niya, above bullish level na, 50.33. So, yan ang ating top 5 picks. Para bukas, Thursday, June 17. Sana may mag-breakout dito and may kumita sa atin. Quote na tayo. Develop a plan before you trade or do it later with less cash and more frustration. So, guys, ito, pag wala kang plan, ang nangyayari, maa-apektahan yung emotion mo. So, ito yung mga frustrations natin. Ito yung mga emotions natin eh. Kung wala tayong plan, in-expect natin, tumaas na yung price nung stock, tataas pa siya. Wala tayong plan kung kailan tayo magbibenta. At meron tayo. Or, kung bumaba yung price nung stock, wala kang plan kung kailan ka magbibenta, bumaba na siya na bumaba. Eh, ang inyong emotion, sinasabi, wag ka magbenta, tataas pa yan. Sayang yung loss mo dyan. So, diba? Nagkakaroon ka ng frustrations. And kasama pa niyan, mawawalan ka pa ng cash. Mababawasan yung port mo. So, kailan guys, ayun. Magwalayin natin palaging mag-plan before we trade. So, ito ginagawa natin sa gabi para pagka trading hours na, execution na lang tayo. Wala na masyadong isip-isip. Hindi na natin pinapa-overtake yung ating trading sa ating emotion. Okay guys, salamat sa panonood. Please subscribe to our channel, like and comment. Pakipindot na din yung bell sa ilalim para ma-notify kayo pag may bago akong video na inilabas. Supportahan po natin ang ating channel. Good luck sa atin bukas and God bless.